Oh, ayan guys. Good morning, good morning, good morning. Ay, good afternoon na pala. Ayan, kago good morning, oh good morning. Live na tayo, ito na. Tama na yung spelling, simplifying. Simplifying, no? Simplify natin ang pag-recipe writing and posting. Sa recipe writing, dinidiscuss ko rin yan dito sa culinary arts natin training. So, dito, ibigay ko sa inyo yung how to simplify. Bigyan ko kayo ng bridge to go there, no? Para makarating kayo doon, makatawid. Makatawid sa pagpo-posting, no? So, just leave your comments, suggestion, reaction, question. Sige, yan yun lang. I-message nyo lang sa akin or i-comment ninyo para mabigyan ko kayo ng kasagutan. So, paano daw ginagawa? Recipe, posting, made simple. Gagawin natin simply ang recipe posting para hindi mahirap. Baka iba nag-iisip, ang hirap nun kasi ang daming process. Hindi po. Kasi mabilis lang yan. Unang-una, kailangan mo ng receipt, patura. O, Arabic kasi karamihan ng magiging, karamihan ng guest natin, Arabic, no? Receipt. Paano ba receipt? Receipt. Patura. Yan. Kailangan mo ng patura. Pangalawa, kailangan mo ng, kailangan mo siyempre ng recipe. Kailangan mo ng patura ng recipe at saka yung ingredients. Kasi hindi mo makompute yan pag wala kang ingredients. So, yung ingredients mo, yan yung bibilhin mo ngayon sa supermarket, for example, sa bakala. Tapos, yung kanyang recipe, isusulat natin. Pero, ang pinaka-highlights dyan ay kailangan mo ng simplified formula. At tinatawag natin simplified formula. Ano ba yung simplified formula? Ano yung simplified formula? Yan ay ang ganito lang. Halimbawa, ito yung posting natin. Sulat natin. Posting. Ang formula is very simple. Oh. Kopya, sulat. Nasaan na kayo? Magsulat kayo. Ganun muna. Ano yung formula? Ilalagay natin. So, gusto mo na mag-good morning, mag-good afternoon, mag-good evening sa inyong lahat sa buong mundo, all around the world, lahat ng ating mga members sa PCCA. Yung PCCA Philippines, good evening na yata dyan. Evening na ba? Sa PCCA Qatar, hapon. Magandang hapon. Parehas lang naman ang oras. PCCA Kuwait, Dubai, inshallah. Other process. So, yun. Yung i-shout out natin yung mga matitibay na mga ano, matitibay na mga PCC member na nag-aasikaso, nag-aasikaso ng ating PCCA Philippines. Si Ma'am Nili, yung si Ma'am Nili po ay isa sa mga naging mentor ko sa culinary arts. Siya was isa sa maging naging teacher ko sa culinary bago pa ako naging assessor sa TISDA. No? So, shout out dyan, Ma'am Nili. Ingat-ingat dyan sa Pilipinas. Salamat at nagkaroon tayo ng collaboration with your business. Now, I hope we will prosper, succeed this year. No? Dyan sa ano natin, bagong culinary school sa Antipolo. Malapit na, magbukas, PCC Antipolo. Ang ating main office sa Pilipinas ay nasa Intramuros, Manila. Nandun po yung PCC Philippines. So, yun. Lalo-lalo na siyempre yung ating PCC Philippines director, si Chef Jeng. Chef Jeng Dignos, shout out dyan. At yung ating PCC director for education, si Chef Maricel Lapatan. So, yun. Mga celebrity yan sila eh. Si Ma'am Nelly, Chef Nelly, Chef Jane, Chef Marites, yan, mga ano yan sila.
mga celebrity ship. So, good evening sa inyo dyan. Continue lang tayo sa ating mga plans, no? Okay. So, sa ating director sa ano, sa Qatar, kay Chef Airo. Chef Airo, good luck sa inyong parating na event, sa membership and certification and for taking induction of officers, of course, sa ating ay maayos kayo dyan, lalo na kayo si yung ating bagong nag-resign na director. Maghanap pa tayo ng bagong director sa PCCA. Chef Dandin, how are you there? I hope you're doing well. So, that's it. So, start na tayo. Ilagay na natin ang formula. Ang formula ay kailangan. Pag nagagawa ng recipe writing ang costing, talagyan natin ang formula. No? So, dito, sa recipe costing with simple, may formula akong ilalagay dyan na napakasimple. Na pwede nyong magamit kahit saan. No? Kahit saan, sa buong mundo. Simplified, no? Napakadali. Direct to the point, mabilis. Matapos ng formula, ilalagay nyo na yung inyong VAT, value added tax. Tapos kung may company ano kayo, yung desired cost, desired price, ilalagay din natin yan. Depende yun sa kagustuhan na ipatong ng company nyo. Yun ang itatawag natin na company market value. Magkano ba ang value ng recipe mo pagdating sa market? So, ano yung formula? Formula is market price M lang. Market price times. Ito times mo lang yan. Market price times mo sa market quantity, saka mo i-divide yan sa quantity use. Yan lang ang formula na ginagamit natin, no? Ngayon, market price times market quantity divide quantity use. Quantity use, market price muna. Market price ay manggagaling kay sa inyong patura, sa inyong receipt. No? Okay. Market price manggagaling sa receipt. Kung magkano yung price, actual price ng patura, nasa mga patura natin dito. Mga patura. Kaya natin ang actual. Magagaling kay patura, kay receipt, resibo. Ano si market quantity? Magkano ba yan? Gagamitan mo yan ng gagamitan mo ng measuring conversion. Kukonvert mo siya into grams. Lagi ka magkukonvert sa grams, no? Lahat ito sila ay nagka-grams. Measuring conversion, tawag natin. So, ano yun? Yan yung mga binili mo ng per kilo, divide for per kilo, divide for per grams, divide per in-can, per box, per pack, ano pa, per sachet, per bottle, per liter. So, marami, no? Per pound, per ounce. So, all of those, you have to convert it into grams, no? Lahat 'yon ay ililipat natin sa gramo. Igagrams natin. Para makukompute natin siya dito sa quantity use. Kasi sa quantity use, gumagamit tayo ng grams. Doon sa recipe na mayroon tayo. Sa recipe. For example, gumawa ka ng sige, gawin natin very simple lang. Gumawa ka ng merkwa. What is merkwa? Merkwa is
is one of the component ingredients to make soup, for example, or stock, to make a stock. So, ano yung three elements to complete the one component of a stock, which is merkwa. Lagay natin mer layo, ano? Ang layo. M-I-R-P-O-U-X. O. Merkwa. Pambihira. Ang layo, ano? Kasi po, kaya ba layo ang pagbigkas dahil siya ay merkwa ay, ano, ay French, no? French term. It's a French term from French culinary, how to make stock. To make a good sauce, to make a beautiful sauce, delicious sauces, soup, no? Gawa ng soup, gawa ng sauces. So, yan yung isa sa pinaka major ingredients. The components are, the three, we have three elements there. What are those? Component number one, we have the carrot. Number two, we have the onions. Number three, we have the celery. Okay? So these are the three components. Carrot, onions, and celery to complete your merkwa. No? But, other than merkwa, there is also what we call the spice sachet. Spice sachet. Pero ang spice sachet eh, hindi natin ilalagdag dito sa ating pag-costing ng ingredients. Para lang simplihan lang natin. Ito lang ang i-costing natin. So, ang tawag dito sa kanya ingredients. So, ito yung ingredients natin. Okay. Ingredients, lagyan mo ng market price. Dito mo lagay market price mo. Lagyan mo ng market quantity, mo lagay. Tapos lagyan mo ng quantity use. Dito mo lagay. Dito na ilalagay mo yung unit cost. Unit cost. Dito na ilagay ang unit cost. Okay? Simple lang. Now, kina. Nakukuha. Kopya, sundan, lamang. Yung mga nanonood sa ating YouTube, sundan nyo lang, ha? YouTube, nasa na kayo? Okay. So, yun. Sa Facebook, wala pang nagko-comment, pero okay lang yan. Basta nasusundan nyo, ha? First, isusulat natin. This is a table, no? Meron tayong table of unit cost. Ito yung pinaka-format niya. Una, ingredients list. List of ingredients. Market price. Market quantity. Quantity use. Saan galing si quantity use? Galing sa recipe. Yung recipe, ganito. Yung recipe book. Kung may recipe book kayo, nandyan yung mga recipe ingredients. Recipe. List of ingredients, tapos procedure. So, dyan mo kukunin. Yan yung quantity use. Ilang grams, ilang grams, ilang grams, ilang tablespoon. Yun. Tapos, ang sagot niya ng formula natin, yung grams, yan ang lalagay mo dito sa unit cost. Yan yung magiging sagot. For example, market price. Carrot, magkano ang market price ngayon? For example, lagay natin, bumili ka ng carrot na 1 kilo for 7 real. SR, ha? SR. Kasi na, tayo po ay, we are located in Saudi Arabia. That's why I am using the real for the computation. No? Kung sa Pilipinas, di gawin mong piso. Oh. So, kaya, naka-real tayo. Kasi ang actual, receipt, actual patura, actual receipt, ay reals. No?
7 reals. Ang onions, bumili ka ng 1 kilo, for example, 4 real. Celery, bumili ka ng isang round 1/4 kilo, sabihin natin 1/4 kilo 5 real. So mayroon ka ng market. Meron ka ng market price, no? Meron ka ng market price. Wait lang. What's that? Setting up your own link. So, sana tayo? YouTube. Okay. Meron tayo market price. Lagyan natin si market quantity. Oh. Lalagay mo dito market quantity 1 kg. Kasi binili mo siya ng per kilo. Lagay mo 1 kg. Si onions, 1 kilo rin ang binili mo. 1 kg. Kilogram. No? Si celery, ganun din. Bumili ka ng 1/4 lang, 1/4 kilo, 1/4 kg na celery, 5 real. Ngayon, ilan ang gagamitin mo? Ilan ang gagamitin mo? Depende sa dami ng stock na gagawin mo. Ganon din kadami ang mekwa. No? Ganon din kadami ang mekwa. Ang carrot, pag ako, ang technique ko, bigyan ko kayo ng tip, no? Ang technique pag beef stock, ang ginagawa ko ay mas marami yung aking carrot kaysa sa celery. Nagkakaroon ako ng 60-40-40. 60% si carrot, 40% si onions, 40% si celery. Actually, si celery is one of the strongest herbs na meron tayo, kaya medyo mababa ng ilalagay mo quantity kasi mataas ang flavoring niya. Well, kung gagawa ka naman ng ano, ng ako pag ano kasi pag pag manok or isda, medyo malansa, no? So I add more onions and celery. More on celery actually, nagiging celery is 60%, 40% onions, 40% carrot. So, for example, we will do a stock, a beef stock today. So, our carrot should be around, sabihin natin, 250 grams. Ang requirement, no? Kailangan natin 250 grams. We will do a merkwa for beef, no? Ang pangalan ng ating recipe ay, so palitan na natin ito. Pasensya na kayo, wala akong eraser. Ang gamit ko, alcohol. O, para susyan. Alcohol ang pinanmura. O. Because you know, in the culinary arts, kailangan din natin kasi ng ano. We must be, you know, clean and sanitized. Kaya, even the blackboard, the whiteboard, we're using the okay. Costing for beef stock. Sabihin natin, beef stock. Formula, ilalagay ko dito sa taas. Market price times market quantity divide quantity use. Okay. Pag nagka-interchange, pwede ba? Hindi ko pa nasubukan. Try natin. Pwede yata. Or kung gusto nyo,
Sige daw, i-try natin. Then try mo natin 'to. Saan ang magiging sagot? Sige daw, sagutan niyo. So 7 i-times mo sa 1,000 kasi 1 kilo, 1 kilo is 1,000 grams, so times 7 times 1,000 equals 7,000. So 7,000 i-divide mo yan sa 250, mayroon kang 28. Oo, ang laki. Ngayon, 7,000 times 250 by 1,000. Yun. Kaya ang formula hindi pala pwede sa real. Sa real, baliktad. Pasensya na guys, kasi pagigising ko lang, wala pang kain. Uy, kasi wala pang, hindi pa natin post yung isda, tingnan ko muna. Yan, i-post ko na. Pasensya na guys, marami ano. Maraming advertisement. Okay, ang formula para sa Saudi Arabia, balikta rin natin kasi Saudi Arabia medyo maliit ang digit, no? Ang numbers, digit number. Kaya ang gagawin natin, market price times 150 US. I-divide mo yan sa market 150. Mamaya sagutan natin yung mga ano, ang mga comments ninyo. Buksan ko nga ang Facebook ko, marahil makita ko kayo para makita natin ang comments. Yan, makikita ko ng mga comments ninyo. Sana kayo. Wait lang ha. Para sa mga nagtatanong na pwede natin masagot online, sagutan na natin. Refresh ko lang, medyo mabagal yung ating computer. Aking laptop. May resto ka, Sir Pilipinas? Sa Pilipinas, wala po. Kimberly Villacortes. Wala po akong ano, wala po akong restaurant sa Pilipinas. Kim. Si Kim, kumusta ka na Kim? Long time. Nagte-take note din po ako, sir. Oh, okay, ayos. Maganda yan. Mag-take note ka para makuha mo talaga si Kimo. Kumusta ka na? Long time, no?
15 years, more than. I don't know, 15 years? Okay lang po. Opo, take note ha, para alam ninyo para pag nagano kayo negosyo. So yun, actually, hindi pwede ipagpalit pala. Dahil mababa ang reals, no? One-digit number lang siya. So dapat ang formula na gagamitin to make it simple, simplify, market price times quantity used. No, ulitin natin. Market price times quantity used. Divide mo sa 1,000 market quantity. Yon. So mayroon kang 1.75 halala. We call it halala. Ang sintabo, sentimos o sintabo sa Pilipinas in Arabic, we call it halala. So 1 riyal and 75 halala. Ang tamang sagot. So, for example, sa onions naman, kailangan din natin ng 200 grams. For example, and celery 200 grams. So, again, we will compute from 4 times 200 divide 1 kilo, you have 0.8 lang. 0.8 halala. So ito yung formula, market price times quantity used, ito quantity used, papunta rito, times, divide market quantity in Q. Okay? So dito, 5 riyal, times 200, divide 1/4 is 250. 1,500, 250 times 5 times 200 divide 250, ang lalabas ay 4. Bah, may 1 real ka pa. Oh, di may sobra ka pa na 1 real kasi pinili mo ng 5 real. Nagamit mo 4 real lang. So, may 1 real ka pa. So ngayon, i-total natin sila. Lagay mo dito yung total. Total. Paano may total? Plus mo lang lahat. Mabilis lang yan. Plus 0.8 plus 1.75, you will have 6 real. 6 real. Oh, kung sa piso, 6 pesos. Ngayon, pag kinumpute mo yung ano, pag kinumpute mo yung nagastos mo, for example, magkano nagastos mo? 7 plus 4 plus 5 16. O, nagastos mo dito ay 16. Sa patura mo, 16. Tapos, ang nagamit mo ay 6 real. May sobra ka pa? Mayroon pa. Mayroon ka pa sobra nito. Kasi marami pa yan, isang kilo yan eh. 250 grams lang ginamit mo. Dito sa Korean, 1 kilo ang binili mo, 200 grams lang ang ginamit mo. Ang dami mo pang sobra. So makakagawa ka pa ng mga 4. O pag times 4 natin to, ilan pa magagawa? 200. 2. O 5. 5 magagawa mo, for example. 6. Gagawa ka ng merkwa, 6 na merkwa. O itong 16, pag dinivide mo sa 5, for example, nasusundan nyo ba, no? Susundan nyo ako, ha? Pag dinivide mo yan, meron kang 3 real, 3.2. Ang nagastos mo sa 5 to, ha? Divide 5 to, ha? Divide 5. Ito naman, i-times natin to sa 5. Kasi 5 yields. Lagay natin dito, 5 yields. Okay. Magkano? 6.55. 6.55 times 5. O, 32. Ayan o, 32.75. O, wala ka pang nilagay na VAT.
Simple pa lang yan. Hindi pa tayo naglagay ng ano yung VAT? Ano yun? Value added tax. Hindi pa tayo naglagay ng value added tax. So, kumita ka na agad. Kita, hindi. Kita. Kasi 16 lang ang puhunan mo. Pero, kumita ka ng 32.75. Yan yung net. Ngayon, paano makita yung tubo? Yung gross mo, tubo. Paano ka tutubo? Hindi ba? I-minus mo. O, minus 16. O, di may 16 ka? Kalahati, 50%. Tumubo ka kaagad, kumita ka kaagad ng 50%. Hindi ka pa naglalagay ng VAT, value added tax. Paano ba nilalagay yon? Okay, pag-usapan natin si VAT. Sa Pilipinas, may VAT. Oh, lahat ng bilihin sa Pilipinas, may VAT. Dito naman sa Saudi Arabia, may VAT din tayo. Ang VAT sa Saudi Arabia ay ano na ngayon? 15%. 15% value added tax given by the government. Requirement yan sa lahat ng product na mabibili mo sa supermarket. Oh, ang VAT natin ay 15%. Anong gagawin sa 15%? I-add or i-minus? Anong gagawin? Ang gagawin natin, i-add natin siya sa 6. Ipatong. I-add. Why? Kasi the reason is, nung binili mo yung carrot na 7 o 7 real, may patong na yan. Pinatungan nila lang 15%. Ngayon, yung patong na 15%, saan mo kinuha yung pinambayad mo sa 15%? Siyempre, you have no other choice. Galing sa iyo, galing sa pusa mo. Para maibalik sa pusa mo, kailangan natin magpatong dito. Para kumita tayo. Bayad ka na, kumita ka pa dito. So, mababa pa rin. Kasi, Merkwa, kumita ka ng 32 reals sa 5 yields. Oh, marami na yon. Ilan na magagawang recipe niyan? So, yon. Ang mga Chinese nga, pakulo lang ng pakulo. Di ba pinapatay yung pinapakuluan nila? Mga Chinese restaurant, kuha na lang ng kuha, tas luto. Mas laki ang tubo nila. Yan ang tubong lugaw ng technique. So, paano gagawin? Ha? Ilalagay natin dito. So, i-resign muna natin ito. Lupa. Nakaw, patawarin. Wala man tayo pambili ng lupa. Mahirap lang tayo, Kim. Wala pambili ng lupa, Kim. Meron ka bago kaming bubuksan na school sa Antipolo, pero may ka-partner naman ako doon. No? Hindi man yung aking. Mahirap lang ako. So, sa mga gusto mag-aral ng culinary, punta lang kayo dito. Chat nyo lang ako. Turuan ko kayo ng itong costing. Marami nagkakaproblema dito. Kaya, binibigay ko ngayon step by step. Bago umpisa tayo sa recipe costing. Meat simple. Sunod, bawa tayo ng costing ng mga stocks. Costing ng mga pinagmamarket ninyo, costing ng mga equipment. Marami yan eh, maraming costing. Pag pinagsama-sama mo lahat, doon nagkakaroon ng problema. Lalo yung mga accountant, pinagsasama-sama nila lahat. Tapos may formula lang silang ginagamit. So, yun, hindi yun nasusundan ng mga may-ari, ng mga business owners. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng lokohan na ibubulsa. May pera. Kasi malito na yung may-ari para nag-compute kahit umupo siya sa accountant, malito na siya, wala na. Kaya ako, ang ginagawa ko, pag mayroon na papakonsulta, I do some consultation jobs here in Saudi Arabia for some restaurants, hotels, coffee shop, pastry shop, lahat na lang ng ano, nasa hospitality business. Kung nagkukonsulta dito sa akin, ang ginagawa ko, tinuturo ko sa kanila, ganito yan. So, kahit yung ingredients, meron tayong daily, no? Daily expenses, daily cost,
at mayroon din tayo monthly cost. Magkaiba yun. So, ang monthly cost, maybe it is coming from the supplier. O, halimbawa, small business lang kami, o, isang maliit lang na burger shop. So, usually, you'll get a daily marketing and you will get also monthly marketing. Si monthly marketing, usually coming from the supplier. Mayroon ka supplier from the companies. For example, may supplier ka ng burger or may supplier ka ng beef na gagawin mong burger patty. So, magiging monthly cost yun siya. So, pag kinompute mo sa recipe writing and costing, ilalagay mo yun siya doon sa monthly. Itong kinompute natin na recipe costing, ito yung daily. Daily to. Simple, very simple. This is the start actually, no? This is will open your mind how to create more. Kasi ang pagko-costing, it is upon to your creativity. The important is you understand the mathematics, the calculation, no? Analytical thinking skills is very important. So, kaya kailangan yun. So, yan. Diyan na tayo. Paano daw ilalagay? Paano? Kunin mo ang 15% nito. Hindi pwedeng dito kunin sa 5 yields. Yung yields mo ay, ba't baliktad na naman to? Saudi Arabia nga talaga. Puro baliktad. O, 5 yields. Alam naman gawin mong times 15 times 5. O, hindi. Masyado mataas yun. Wala, lugi. Wala nang bibili. Hindi pwedeng ganun. Dito mo i-add. Paano mo makuha yung 15% back ng 6 riyal? Kunin natin 6.55. Yun. Grabe nga ba, no? Laki. 0.9825. Yan yung kanyang 15%. O, anong gagawin dyan? I-add mo yan dito. Kinuha mo muna. Nung nakuha mo na, i-add mo ulit. Idagdag mo. So, plus. I-plus mo yan. So, magiging ito ay magiging 7.53. So, naging 7. Naging 7 na. Nung dinagdagan na, ito ay mayroon na itong VAT. No? This is with VAT, value added tax. Oh, yun. Meron ka ng actual unit cost. Ito yung actual unit cost. Wala pang daya yan. Wala pa tayong dinagdag dyan na kung ano-ano. Sakto lang yan according doon sa requirement. What is the requirement? They added the VAT, the 15% VAT. So we will add also the VAT, the 15% VAT. No? So, what patura yan ang ating recipe receipt, kaya actual na receipt diyan din tayo magko-compute, diyan din ang kinompute natin. So paano kikita ang company? Oh, sige daw, na-compute na natin lahat, we already computed, no? Anong kulang yung company, paano sila kikita? Take note yung ba na mabasa nyo, medyo malayo, ano? Pero, kaya naman siguro. Basa naman. Again, ulitin natin. Recipe costing made simple. What are you need? What are the needs? You need to have your recipe. Patura. Second, you should have your recipe. Ano yung recipe mo? Of course, kailangan yun. Sa recipe, nakababa doon, indicated is the ingredients. Kailangan yun. And the most important is your formula. Ito yung formula natin. Oh.
Yan yung formula. So, yan ang mga kailangan. Apat, you need to have your receipt, actual receipt. You should have your recipe indicated with the ingredients and your formula. Ito yung formula na ginagamit natin. What is the formula? Market price times quantity used divide market quantity. Okay, don't forget the VAT also. Value added tax, this is coming from the government na pinatong sa lahat ng mga supplies coming inside Saudi Arabia, inside the country. Kasama na po dyan yung mga custom charges, parcel charges, or delivery charges ng pagpasok sa immigration, pagpasok sa custom. May mga charge din doon ng product. So, bumabawi din tayo dito sa ang government. Maliban doon, ng bayad doon sa clearances sa government, may bayad din dito sa pagpasok sa supermarket. Kasi ang supermarket, meron din sila company market value na tinatawag. So, different, bakit, sabi nila ang tanong, bakit magkaiba ang price ng magkaibang supermarket? Parehas naman sila supermarket. Parehas naman yung product. Yun yung tanong, bakit na magkaiba? Kasi po, meron yan sila company market value. Company market value, nakadepende yun sa kanilang kontrata sa mga kumpanya. Halimbawa, Nestle, for example, hello, hi Nestle professionals in Caldea, especially to, shout out na lang natin, especially to Chef Zuhair, how are you there? So Nestle, for example, si Nestle, ang kanyang kontrata kay Bindawood Supermarket ay magkaiba sa kanyang kontrata sa Manuel Market, for example. That is only our example. Kaya nagkakaroon na magkaibang price. Bumili ka ng Nestle product sa Bindawood, bumili ka ng Nestle product sa Manuel Market, magkaiba yung price. Kasi meron yan sila company market value ng kada product na mayroon sila. Depende yan sa negotiations, depende sa kontrata yan. Limbawa, sige, mas mataas si Manuel. Bakit? Mas mataas ang market ni Manuel. At saka, siguro, dahil mas mataas yung quality ng mga quality ng customers, number one, marami, there's so many factors that affects the pricing, no? Diskarte yun ng negosyante. So, tayo ganun din. Sa recipe, ganun din ang ginagawa. Sometimes, even if you have a small business, you have a small restaurant, and then your product or your burger, halimbawa, gawa tayo ng burger shop, your burger is, mabenta, for example, malakas, mabenta. O ngayon, kasagsagan ng, for example, sabihin natin, kasagsagan ng Hajj. Today is kasagsagan ng Hajj, so marami pang mga tourists na nandito pa, nasa Jeddah pa, nasa Saudi Arabia pa, mga turista from all around the world. So malakas ang ating negosyo ngayon, restaurant business o food business. So ang ginagawa ng mga restaurant, yung karan nilang company market value, tinataas. Itataas mo yung price. So maliban dyan sa 50% na galing kay company, ano yan? Accurate yan at saka given yan. Hindi mo pwede palitan yan. It is given na you need to put the 50% back. Paano kikita si company? Si company market value. Yun ang ating idadagdag para mayroon kang tinatawag na return of investment. Pwede mo dun punin. Punin mo dun sa kanya. Marami rin discarte paano ginagawa ang return of investment. Pero dito sa recipe writing and costing, doon mo yun makukuha. Kasi halimbawa, bakit mo kukunin? Kasi may gastusin ka rin. May papasahod ka. Salaries, water, electricity bill, water bill, for example, rent of the space, kung saan kang restaurant, yung building, may renta, gasolina, drivers, maraming gastusin, packaging. So, maraming gastusin. No? Meron tayong yearly expenses, may monthly expenses. So, sa accounting, meron na yan mga account payables na kailangan bayaran. Tapos, inaano na lang yan, sa ledger mo, dinidivide mo na lang kung saan mo inalagay siya para madali ang pag-compute. Bawa sa Excel, you have your Excel, i-ano mo yung accounting mo, i-ledger mo lang maayos.
para meron kang yearly expenses, monthly expenses, daily expenses, account payable per year, may account payable per month. So, magkakaiba yun. Tapos yung mga, of course, isiparate mo yung table mo for the account receivable. Meron tayong tinatawag na account receivable. Those are the basic accounting mo. Ano yung mga account receivable mo? Meron yun. For example, your business is having an online business. So, mayroon kang account receivable from online monthly, for example. Oh, isa yun sa mga account receivable. Ano pa yung mga account receivable mo? Delivery online. Meron kang delivery on the spot or to go. So, yun yung mga account receivable. For example, mayroon kang sinusupplyan na subscription o may nagpapasubscribe sa iyo. Halimbawa, nakapagsubscribe siya ng 1 year sa iyo o nagbayad siya ng 1 year. Susupplyan mo siya ngayon ng pagkain na buong taon. So, those are the ideas, no? Sa account receivable. Account payables, yan yung mga account yearly expenses, mga expenses and cost, no? Market price, opo, market price times quantity used, yes, tama, plus, not plus, divide market quantity. I-divide mo sa market quantity. Then you will get the result. Gusto mo i-try natin sa Pilipinas? O, sige. O. Presyo ang Pilipinas. For example, ang carrot mo ay nabili mo lang ng sabihin natin 25 pesos. 1 kilo. 1 kg. Okay. Ang kailangan mo lang ay 200 grams. 250 grams. So, i-times mo lang siya. I-times mo lang si market price, which is 25. No? Times quantity use, times 250. Okay? Divide mo sa 1,000. Kasi 1 kilo eh. So, 1,000. So, magkano? Kung sa Pilipinas, Kim, kasi nasa Pilipinas ka, sige. Ang mangyari niyan, 25 times 250. 25 times 250. Equal 6,000. Ang 6,250, i-divide mo yan sa 1,000. O, 6.25. Ang lalabas niyan, 6.25. So, 6 pesos lang ang nagastos mo sa 25 pesos na pagkabili mo ng carrot. No? 25 pesos, 1 kilo of carrot, ang nagastos mo ay 6 pesos lang. Kasi 250 grams lang ang ginamit mo. So, pwede yun. Pwede yan sa piso. Gusto mo euro? O sige, kahit anong currency. This is simplified. Kahit saan ka sa buong mundo, kahit anong currency ang gamitin mo, ito ang gamitin mong formula. Kasi lahat ng government sa buong mundo, sa lahat ng country, they have their own government value added tax requirement sa lahat ng mga businesses. Hindi lang naman sa pagkain, hindi lang naman sa ingredients, other products. No? Not only the products from inside the country, especially those outside, yung mga import, yung export, iba ang rules, iba ang batas doon. Yung mga imported, galing sa labas, pumasok sa isang bansa, mas mataas ang kanilang value added tax kasi mas marami silang pinapatong dahil maraming sinisingil. Yung barko, maniningil yun. Yung immigration, maniningil. Yung coast guard, maniningil. Yung custom, maniningil. Ang dami, di ba? Ang singilin, si BIR, DTI, kung ano-ano pa. Oh my God, patawarin. Kaya lumalaki siya. Pero sa Pilipinas, mayroon silang tinatawag na kinocompute nila into 1,000. Kahit binili mo lang siya ng 500 half kilo,
kalimutan ko yung computation. Ginagamit ko dati yun when I was teaching in the university. Nagtuturo pa ako noon ng culinary arts sa university. Meron akong isang formula na ginamit ko niya. Patawa, nakalimutan ko. I'm using 1,000 pesos. Ay, 1,000 grams, no? Kahit binili ko siya ng half kilo lang, 500 grams lang yun, kukompute ko siya ng 1,000. Bakit? Kasi mayroon tayong mga anong tawag dyan? Mga nakalimutan ko yung term. Yung mga ano na siya, mga pinagbalatan mo kasi hindi man kasama yon sa kilo daw kasi yung mga binalatan mo na ito, binalatan mo. Pero nung binili mo, ilalagay natin 1,000, yun ang reason. Para daw idinadagdag na siya, pinapatong na. Useful naman, gamit na gamit naman siya. Kaya lang, yun, naka-ano siya, naka-standard kami ng 1,000. So, may tanong, sabi, e, paano kung 1.5 kilo ang binili? O, doon ka lang mag-start. Nang, gawin mo na siyang 1.5. Susundin mo na yung accurate. Pero, pag bumili ka ng mga items na mababa sa 1 kilo, i-compute mo daw siya sa 1,000 grams. Tapos, ang kanyang value added tax ay 100 pesos. 100 pesos yan. Ganyan ang aming computation noon. Nung nagtuturo pa ako sa FPU, sa Lasal, sa CEU. Nag-try ako noon sa Lyceum pero wala na, nakapag-abroad na ako isaya. Natanggap sana ako noon sa Lyceum kasi magtuturo sana ako ng International Culinary Arts degree. Kaya wala na. So yun, actually yan ang kung may mga tanong, comments nyo lang. No? Yung term nakalimutan ko, ano ba ta? Wala na, hindi na ako nituturo sa Pilipinas eh. Ito, ginagamit ko yung mga... Actually ngayon, my teaching is mixed, ano siya, combined siya ng experience ko dito sa abroad, tapos yung academic experience ko sa Pilipinas. So, combination siya. So kung may mga tanong kayo, tanong lang, very simple, di ba? Kahit saan ka sa buong mundo, kahit anong currency ang gamitin mo, yan ang formula. Para hindi na kayo mahirapan. Ang dami nagpo-posting. Sa YouTube, mag-type kayo dyan ng recipe posting. Ang dami dyan kung ano-ano explanation. Bumahaba pa, halos isang taon na kaya explain. Walang nangyayari. Marami dyan. Kahit mga Pilipino, marami nagpo-posting. Diyos ko Lord, patawarin. Hanggang hindi nila makuha. Ang gulo, ang daming pinaglalagay na kung ano-ano. Huwag muna doon, step by step. Unang baitang, pangalawang baitang, pangatlong baitang. Ganon dapat ang pagtuturo ng posting. Ito na yung tulay para kayo ay mapalawak ninyo ang inyong pag-aaral sa culinary at sa pagpo-posting. No? Kahit hindi mo culinary, mag-posting kayo kasi importante yan dahil magninegosyo kayo. For example, you will not stay for life in your profession as teacher or as a chef or as a policeman or a soldier. Later on, you have to have your own personal income, generating income in your life. Kasi gumagastos ka rin araw-araw, kumakain ka, nagtulog, nagyarinta, nagsulina. So, most of us, ang dulo lagi ng ating journey anywhere we go in the world is to put up your own business or kung paano kumita. So, how to do that? How to be successful in that way? We need to do or to know the costing. Paka-importante yan. Simply, kahit hindi ingredients. No? Kahit hindi ingredients. Halimbawa, sabi natin, sapatos, pinggan, oven, marami. Lahat yan, ikukusting mo lang ganito. Very simple lang. Kaso, hindi grams. Wala ka ng quantities na grams dyan. Ang gagamitin mo dito sa quantities, ito na magiging market value. No? Actual, ang tawag na doon, actual market value. Actual market value.
yung actual market value, yan yung magkano yung price sa market. For example, bumili ka ng sapatos na Nike o Jordan. Bumili ka ng Jordan. Yung Jordan mo ay first copy or ano yan? First copy or class A. Original. Class A. Hindi siya as in original. Class A lang siya ng halimbawa gawa ng Dubai or ng China. Ngayon, ibibinta mo siya sa Saudi Arabia. Pero nabili mo na siya. Nabili mo siya ng, for example, nabili mo online around, sabihin natin, 400 reals. Around 5,000 pesos, for example. Ngayon, hindi mo siya ibibinta nang hulaan mo lang. Halimbawa, sabihin mo, binili ko to ng 5,000, so dapat ibinta ko siya ng 6,000 para may 1,000 ako matubo. No. Pupunta ka ngayon sa actual market value. Hahanapin mo siya. Paano mo siya makikita? Punta sa market. Ano yung market value niya? Ito. Ang iba niyan, mayroon sa online. Makikita mo sa online yung market value ng product. Halimbawa, research mo ngayon. Ganyan, research mo sa Google. How much, halimbawa, how much Air Jordan, ganitong brand. How much online in reals or in peso or in Philippines, i-type mo pa, lalabas ang price. Paglabas ng price, doon mo madidetermine, madidistansya kung hanggang saan ka, yung distance, kung hanggang saan ka maglalagay ng tubo. No? Paano ka magkikita? Halimbawa, binibinta siya ng 7,000 sa Pilipinas. So, ang bili mo ay 5,000, ay tutubo ka na. Oh. So, yun ang ilagay mo dito sa quantity use. Lagay mo dyan 7,000. Pero hindi yan yung actual na pagkabili mo. Ang actual na pagkabili mo dito ay 5,000 lang. Bawa dito, market price, lagay mo. Sapatos, 5,000 mong binili. Market quantity, isa lang. Tapos magkano? 7,000. O, mabilis na. One lang yan. Madali compute. 5-1. So, ganun lang pag-compute, no? Ganun lang. Dito lang ang gamitin mo. Ganun, yun lang ang pinakasimpleng formula. This is the most simplest formula how to make your recipe costing very simple and very easy. Maintindihan mo kami siya. So, if you have any questions, kung gusto ninyo palawakin natin to, dagdagan natin, we will do it in our next live video. Okay? Kasi para masundan din ng ating mga followers sa ibang account. And my other, just follow my Instagram account, Prism account, my YouTube account, my YouTube channel, my Facebook, sa Prism, meron tayo, prism.com, and Instagram, follow nyo ako doon. Sa aking link, LinkedIn, meron po tayo dyan. Podcast, ano pa yung ibang account ko? Kalimutan ko na ibang social media account ko. Kaya itong live, if I'm having my live, some of my, that's why may English ako minsan, kasi some of my audience are not only Filipino in the other country. Some of them, most of them are other nationalities that speaks English. So those are the recipe costing. May pabilis na sa kanila yan because nakapag-discuss na kami yung pa. Kaya nung binigay ko ito, just a review. Sa inyo na mga bago, this is new for you. So, take note nyo na yan. Basa na tayo ng comments. Sino na yung mga nag-comments? Thank you po, additional learning. Opo, Kim, additional learning yan. May own resto ka na po ba dyan, sir? Wala po, wala. Wala akong restaurant dito. Add-ons. Add-ons payment. Oo, may mga add-ons payment dyan. Iba ko anong term ng iba. Kalimutan ko yung term na ginagamit ko. So anyway, thank you for watching, guys. So, yun lang naman. Yung mga ibang comments, di ko pa nababasa. So, thank you for watching. See you again for our next live video. Punta na tayo doon sa our next live video will be about the company, the return of investment cost. Posting tayo doon sa return of investment para kumita, saan kumukuha ng net income, gross income,
sa nating ginukuha yun. So yun ang sunod natin na pag-usapan. Paano kikita si company or paano kikita ang owner, ikaw mismo, paano kikita. Okay, so that's it. Thank you so much, guys. So, bye-bye muna for now. See you again. Don't forget to subscribe. Hit the notification bell. Leave your comments. Okay? Thank you. Bye-bye.